When I was young, I listened to the radio, waiting for my favorite songs. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa one of the greatest musical duo of all time, the Carpenters, na mayagpag ng gusto noong dekada 70 dahil na rin sa makabagong musical style na kanilang ibinahagi sa mga tao gamit ang katangi-tanging abilidad sa paglikha ng mga kanta na nakakatandang kapatid na si Richard Carpenter ay binigyang buhay naman ito ng kanyang nakababatang kapatid na si Karen Carpenter, ang babae sa likod ng gininto ang boses ng Carpenters. Top of the world, down on creation, and the only explanation I can buy. Si Karen Carpenter ay isa sa maituturing na may pinaka-gifted na boses sa music history. Sinasabing siya ay may 3-octave contralto vocal range o yung boses na may pinakamababang naaabot ng isang babae. Ang kanyang napakalinaw at napakalalim na boses ay ang nagdala sa kanila ng kanyang kapatid na si Richard Carpenter sa rurok ng tagumpay. Hinangaan ang milyon-milyong fans sa buong mundo at dinumina ang mga music charts between 1970 at early 80s. Kahit paman during that time ay kalakasan ng genrang rock and roll. Ngunit noong February 4, 1983 ay nagulantang ang buong music industry sa isang nakakagulat na balita. Karen Carpenter was 32. Paramedics were called in to her parents' home this morning after she collapsed, but she was pronounced dead at the hospital. Ang 32 years old na si Karen Carpenter ay biglang pumanaw at ang isa sa itinuturong dahilan ay ang pagkakaroon daw nito ng komplikasyon sa puso dahil sa sakit na anorexia nervosa. Ano nga bang klaseng sakit ito na naging dahilan ng maagang pagkamatay ng icon na si Karen Carpenter? Pwes yan ang ating pag-uusapan ngayon sa video na ito. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para updated ka palagi sa aking mga upcoming videos. Talking to myself and feeling old. Si Karen Ann Carpenter ay isinilang noong March 2, 1950 sa New Haven, Connecticut sa USA. Bago pa man maging singer, si Karen ay una munang nahilig sa pagtugtog ng drums. Ito ay nagsimula noong lumipat ang kanyang buong pamilya sa California noong 1963. Sa kanyang elementary days, si Karen ay natuto ng tumugtog ng mga komplikadong pyesa, kagaya ng Dave Brubeck's Take 5. Katulad ng kanyang nakakatandang kapatid na si Richard, si Karen ay mahilig ding makinig sa music. Silang dalawa ay nagkakasundo, lalong-lalo na sa usapang musika. Kung si Karen ay nahilig sa drums, ang kanyang kuyang si Richard naman ay magaling sa pagtugtog ng piano. Kaya naman noong taong 1965, si Karen at Richard ay nakipagsundo kay Wes Jacobs na isang magaling na tuba at bass player. At sila ay tinawag na Richard Carpenter Trio. Sila ay tumutugtog ng jazz at sumasali sa mga Battle of the Bands at lumalabas din sa mga TV shows. Si Karen ang tumatayong drummer ng grupo at paminsan-minsan ay pinapalitan din niya ang kanyang kuyang si Richard sa pagkanta. Doon ay unti-unti nagkaroon ng kumpiyansa si Karen sa kanyang sarili at napagdesisyonan na mag-take ng voice lessons sa isang choir master na si Frank Puller. Taong 1966, ang Carpenters ay inimbita para mag-audition sa isang session kasama ang kilalang miyembro ng studio musician collective na The Wrecking Crew na si Joe Osborne. Bagamat gumaganap na drummer sa banda, ay sinubukan ni Karen na kumanta at lahat ay na-impress sa kanyang boses, lalong-lalo na si Osborne. Kaya doon ay binigyan ni Joe Osborne si Karen Carpenter ng recording contract sa kanyang sariling label na Magic Lamp Records. Pagdating ng taong 1967, ay na-disband na ang Richard Carpenter's Trio. Ito ay dahil sa pag-alis ni Wes Jacobs upang mag-aral sa Juilliard School. Sina Karen at ang kanyang kuyang si Richard ay nagsimulang lumikha ng bagong grupo. Kasama ang bagong recruit ng mga musicians kagaya ni Gary Sims at John Beatis, sila ay tinawag sa bagong group name na Spectrum. Ang Spectrum ay nakafocus lamang sa paglikha ng mga harmonious vocal sound. Sila ay nag-record ng napakaraming kanta, ngunit palagi naman itong nire-reject ng mga malalaking record companies dahil ito raw ay lubang naiiba sa sobrang patok na genre during that time na hard rock at psychedelic rock na madalas na naririnig sa mga clubs. Kaya naman pagdating ng taong 1968, ang bandang Spectrum ay tuluyan na ngang na-disband. To make the story short, noong 1969, sina Karen at ang kanyang kuyang si Richard
ay nakapagdesisyon na lumikha na lang ng brother and sister duo at sila ay tinawag na The Carpenters. Nag-release sila ng kanilang kauna-unahang album na pinamagatang Offering, ngunit kalaunay ginawang Ticket to Ride. He's got a ticket to ride. Ito ay may 13 kanta. Ang 10 dito ay sinulat ni Richard at si Richard din ang kumanta sa 5 tracks ng album at ang mga natitirang tracks ay kinanta na ni Karen habang tumutugtog siya ng drums. Ang kanilang rendition ng kantang Ticket to Ride na original na nagmula sa Beatles ay ang kauna-unahang big hit ng The Carpenters. Nag-rank number 54 sa US Billboard Hot 100 at napasama sa Top 20 Adult Contemporary Chart. During that time ay sumasagawa na ng mga live performances ang The Carpenters. Si Karen Carpenter na gumaganap na drummer at singer ng grupo ay may height lamang na 5'4". Kaya naman kapag sila ay nagpe-perform ay hindi siya masyado nasisilayan ng mga audience. Agad naman ito napansin ng mga tao. Kaya naman dumagsa ang samot-saring complaints na nagsasabing ang Carpenters daw ay walang focal point o yung center of attraction. Sa madaling salita, wala silang frontman na madalas natin nakikita sa iba pang mga banda. Kaya mula noon ay hiniling ng kanyang kapatid na si Richard at ng kanilang manager na si Sherwin Bush na patayuin na lang si Karen sa harap ng stage at kumanta. Kukuha na lang daw sila ng ibang tao na tutugtog ng drums. Bagamat hindi sanay at may nervyo sa pagpe-perform, ay na-overcome ito ni Karen. Siya na ang kumakanta sa lahat ng kanilang bawat performances at talagang malaki ang nag-improvement nito sa kanilang karera. Nothing ever seems to fit. Hanging around. Nothing to do but frown. Maraming tao ang nabibighani sa boses ni Karen dahil na rin sa taglay nitong uniqueness. Tila din nagkamali sina Richard at Bush sa kanilang ginawang desisyon. Dahil noong marilis ng Carpenters ang kanilang pangalawang album noong 1970 na pinamagatang Close to You ay nag-number 1 at nag-number 2 sa Billboard Hot 100. Ang dalawa sa mga singles nito na pinamagatang Close to You. Every time you want me. At We've Only Just Begun to Live. Nasundan pa ito ng napakaraming kanta na talaga nangunguna sa American Top 40 at Adult Contemporary Charts. Kagaya ng kantang A Song for You, Now and Then, Horizon at marami pang iba. Mula noon ang Carpenters ay naging leading sellers na ng soft rock at Adult Contemporary Music genre. Ayon sa manager na si Bush, she is the one that people watch. Si Karen daw ang tinatagong kayamanan ng grupo at gustong-gusto siya ng mga tao. We go from day to day. Taong 1973, ang Carpenters ay sobrang napakasikat na. Samot-saring mga guestings at concerts na ang kanilang nagawa. Isang araw sa parehong taon ay nakita ni Karen ang kanyang sarili sa isang litrato habang nagpe-perform sa isang concert. Doon napansin ni Karen na bahagyang lumaki ang kanyang katawan. Dahil na rin sa outfit na suot-suot niya that time ay nagmukha siyang tumaba. Isang bagay na ayaw niya. Simula pa man kasi high school, eto do diet na itong si Karen para magmukha lang skinny. Namaintain niya ang timbang na 54 kilograms sa loob ng maraming taon dahil sa paggamit ng method na Stillman diet. Isang diet na kung saan kumakain lang siya ng mga nutritious food. Iwas sa matataba at umiinom ng 8 glasses of water a day. Sa sobrang pagkabahala ay agad siyang kumuha ng personal trainer na makakatulong sa kanya sa pagbabawas ng kanyang timbang. Ngunit imbes na makatulong ay mas lalo pang namblema si Karen. Ang diet kasi na ibinigay sa kanya ng kanyang trainer ay naging sanhi pa ng agarang paglaki ng kanyang mga muscles. Kaya naman ang kanyang katawan ay mas lalo pang bumigat. Agad na sinisante ni Karen ang naturang trainer at siya ay nagsagawa na lamang ng sariling weight loss program. Gamit ang mga exercise equipment at pagkikwenta ng mga calories, si Karen ay nakapagbawas ng 20 pounds o 9 kilograms. Ngunit tila hindi pa rin kontento si Karen sa timbang niya na ito. Dahilan upang magtangka siya na magbawas pa ng karagdagang 5 pounds. Doon na nga unti-unting nagbago ang eating habits ni Karen. Tila nakasanayan na niya na maghiwalay ng mga pagkain sa kanyang plato at ino-offer ito sa kung sino mang kasama niya sa pagkainan. Pagdating ng September 1975, si Karen ay tumimbang na lamang ng 91 pounds o 41 kilograms. Sa kanilang mga live performances ay mabilis na napansin ng mga fans ang lubang pagpayat ni Karen. Nabahala ang mga ito kaya naman dumagsa ang mga sulat na nagmula sa mga fans. Maraming nagtatanong kung ano ba talaga ang kalagayan ni Karen. Naging usap-usapan din ang issue na ito sa media at maraming kumakalat na impormasyon
na si Karen daw ay may anorexia nervosa, isang life-threatening eating disorder at ang pagkakaroon ng matinding takot sa pagtaba. Kaya naman noong 1981, sa isang interview ay naitanong kay Karen kung ano ba talaga ang dahilan ng kanyang lubang pagpayat. Doon naman ay itinanggi ni Karen na mayroon siyang health issue. Sadyang malakas lang daw talaga siya mag-poop, kaya't di siya tumataba. Pero ang totoo ay talagang nababahala na ang kanyang buong pamilya. Ayon pa kay Richard sa isang latest interview, ay di daw nila alam kung paano matutulungan si Karen that time. Si Karen daw ang kumukontrol sa kanyang sarili at tila di ito nakukontento sa kanyang katawan. Alam ni Karen ang kanyang problema, kaya naman napagdesisyonan niya na makipagkita kay Cherry Bone, isang babae na ka-recover mula sa sakit na anorexia nervosa. Agad naman nilang pinuntahan ang doktor ni Cherry Bone. Sa pagbabaka sakaling magagamot siya neto ng mabilisan. Noong time kasi na iyon ay marami pang nakatenggang performing at recording obligation si Karen. Ngunit sinabihan siya ng doktor na ang gamutan sa sakit na anorexia ay aabutin ng 2 o 3 taon. Hindi kaya ni Karen na maghintay ng ganung katagal na panahon. Kaya naman mas pinili niya na pumunta sa New York at magpagamot sa isang psychotherapist na si Steven Levenkron. Doon ay binigyan siya neto ng thyroid replacement medication, isang uri ng gamot na nakakatulong kay Karen upang mapabilis ang kanyang metabolismo. Umiinom siya neto ng 80 to 90 tablets per night. At talagang naging sanhi ito ng mabilis na pagdaan ng kanyang mga kinakain sa kanyang digestive tract. Ngunit ang gamutan na ito ni Levenkron ay mas lalo pang nagpalala sa kondisyon ni Karen. Tila na sobrahan at hindi na nagagamit ng tama. Kaya naman naging dahilan ito ng mas lalo pang pagpayat ni Karen. Nakakaramdam na siya ng matinding pagkahilo at ang pagtibok ng kanyang puso ay bahagyang bumagal. September 1982 ay tuluyang dinala si Karen sa Lenox Hill Hospital sa New York. Dito ay tinulungan siyang makarecover na kung saan siya ay inilagay sa intranervous parental nutrition, isang pamamaraan na kung saan ang isang pasyente ay binibigyan ng mga nutritional products na direktang pinapasok sa kanyang ugat. Nakatulong naman ito kay Karen at bahagya siyang nakapagdagdag ng timbang sa maikling panahon. Ngunit sa maraming taon na hindi pagkain ni Karen ng tama, ay lubang naapektuhan na pala nito ang kanyang puso. Pagdating ng November 1982, bumalik na si Karen Carpenter sa California. Balak niyang ipagpatuloy ang kanyang music career at gumawa ng marami pang album kasama ang kanyang kapatid na si Richard. Bagamat nangihina, ay nakuha pang makapag-perform ni Karen Carpenter sa multi-purpose room ng Buckley School sa Sherman Oaks, California noong December 1982. Kumanta siya ng ilang mga Christmas songs na dinaluhan ng kanyang mga inaanak, mga kaklase at mga kaibigan. Ang huling public appearance ni Karen ay noong January 11, 1983. Ito ay ang pagtitipon ng lahat ng mga Grammy Award winners para sa 25th anniversary ng naturang award show. Doon ay kapansin-pansin na ang payat at nanghihinang katawan ni Karen. Pagdating ng February 1, 1983, ay nag-usap pa si Karen at ang kanyang kapatid na si Richard sa kanilang mga susunod na hakbang. Kabilang na dito ang planong mag-release ng mga bagong kanta at planong ipagpatuloy ang kanilang mga tour. Hindi alam ni Richard na yun na pala ang huling pagkakataon na makakausap niya ang kanyang kapatid na si Karen. Dahil 3 araw lang ang makalipas, February 4, 1983, habang namamalagi sa bahay ng kanilang magulang sa Downey, California, ay biglang nag-collapse si Karen at agad naman siyang isinugod sa Downey Community Hospital. Doon ang kanyang puso ay tumitibok na lamang ng 1 beses kada 10 segundo. At makalipas nga lang ang ilang oras, ay tuluyan na nga siyang binawian ng buhay. Ayon sa mga doktor, si Karen Carpenter ay pumanaw dahil sa heart failure. Nagluksa ang buong mundo sa pagpanaw na ito ni Karen. Kabilang na nga dyan ang mga malalaking pangalan sa industriya na naging kaibigan na ni Karen, na sina Diane Warwick, Dorothy Hamel, Olivia Newton-John at marami pang iba. Ang funeral ni Karen Carpenter ay ginanap sa Downey United Methodist Church at ito ay dinaluhan ng humigit kumulang 1,000 tao. Dumalo rin sa libing ang kanyang ex-husband na si Thomas James Burris. Inilagay ni Burris ang kanilang wedding ring sa ibabaw ng kabaong ni Karen. Ayon sa iilan, nagsimulang lumala ang anorexia ni Karen nung maghiwalay sila ng kanyang asawa na si Burris. Ayon sa pagsusuri na inilabas noong March 11, 1983, si Karen Carpenter ay nadiskubring may sugar level na 1,110 deciliter, 10 times na mas mataas sa normal na average. Nadiskubre din na kaya pala nagkaroon ng heart failure si Karen ay dahil sa paulit-ulit na paggamit niya ng Epicac syrup, isang over-the-counter emetic na ginagamit upang magsuka ang isang tao na na-overdose o nalason. Iginiit naman ang doktor na si Levenkron na pinagamit niya ng Epicac syrup si Karen at never din daw niya nakita na nagsuka ito. Bagamat isang bagay lang ang naging klaro sa mga kaibigan at pamilya ni Karen, ito ay ang pag-abuso niya sa kanyang katawan
dahil lamang sa labis na kagustuhan na magkaroon ng mababang timbang. Ganun pa man ang legasya na iniwan ni Karen Carpenter sa buong music history ay patuloy na aalahanin kailanman. Naging malaking impluensya siya ng mga kilalang artist sa kasalukuyan, kagaya ni na Madonna, Shania Twain, Sheryl Crow at marami pang iba. Ayon pa nga kay Paul McCartney ng The Beatles, she had the best female voice in the world. Tinawag din siya ng one of the greatest voices of our lifetime ni Elton John. At noong 2010 ay nagrank bilang number 94 sa Rolling Stone magazine si Karen Carpenter bilang one of the greatest singers of all time. I can't take all the madness.